kalahating oras ko pa lang siyang ipinapastol dito sa Pilapil, mga ka-farming. Ay, talaga namang sogbo na itong buntis natin. Dahil siya ay halimo sa damo, ay siya yung napili ko na ipastol at bantayan. Bantayan natin siya ng kaunting oras. Pastol natin siya ng kaunting oras. Dahil mabilis lang naman ito mabusog. Ayan. Malapit lang po tayo. Nandito lang po ang aking kulungan sa likod. Ayan. Ito lang po ang aking kulungan. Ayan. Pagka ganitong ipinapastol mo eh, gaganahan ka. Dahil sa halimaw kumain, hindi ka maiinip na magintay ng matagal. Kumain ka ng kumain dyan. Para nang sa ganun naman ay makuha mo ang tamang taba na gusto mo. Hindi muna natin sila pinapakain ng feeds. Ito na muna dahil maraming biyaya ng kalangitan ang ating mahal na Panginoon. Binigyan tayo ng maraming damo na siyang ipapakain natin sa alaga natin. Nagpakain na rin ako dun sa mga kasamahan nito. Ito kasi talaga ay talagang halimaw talaga to sa damo, kaya kailangan ko siyang ispastol. Okay, kumain ka ng kumain dyan. Update sa kambing natin. Oras pa lang natin, alas 8. Maaga sa, maaga pa. Ayan, may mga hamog-hamog pa nga eh. Mga bandang alas 10 kasi mainit na. Hindi tayo pwedeng mabilad ng uso sa init dahil tayo po ay high blood. Iniiwasan din po natin ang ating sarili na mag-high blood. Kaya kahit na sa ganitong oras eh dapat di pa natin pinapastol, ay pinapastol na natin. Dahil nga po ha, tayo ay high blood. Alagaan natin ang sarili natin. So yun, what's up sa inyo guys, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo guys. For today's vlog, maganda po ang panahon ngayon, kaya inilabas natin si Umpeng. Ay, Sumpeng, bakit Sumpeng? Nilabas ko si Tagpi. Yun, nilabas ko nga pala si Tagpi. At dito sa baba lang, dito sa baba ko lang, kasi nga malakas siyang kumain eh. Malakas siyang kumain, kaya sa tingin ko, pag ipinastol ko siya ng isang oras lang, eh mabubusog na siya kagad dahil halimaw yun sa damo. At dito naman sa aking mga kambing ay pinapakain ko sila nito. Oh. Pinapakain ko sa kanila. Alam niyo ba to? Gamot yata ito sa kuan eh, gamot ang pagkakaalam ko, linalaga pa 'to eh. Gamot yata ito eh. Alam ko gamot ito eh. So marami ako nitong nakuha at 'yun ang ipinapakain ko ngayon dito sa aking mga alagang kambing ito. Oh. Ito. Mayroon pa dito isang planggana pa 'yan. Hinugasan ko 'yang kahapon at 'yun ang pinapakain ko ngayon. At ito, marami akong binigay sa kanila mga ka-farming. Ayan, ayan. So mag-intro muna tayo mga ka-farming. Kuya Don TV. So ito yun mga ka-farming, oh. Patas lang natin. So, excuse me guys. Ikalag niyo kumain guys. Mabilis lang siya mahulog kasi yun lang siya eh. Kumain kayo ng kumain. Mabilis lang siya mahulog kasi maliliit lang. Ayan o, maliliit lang siya. So punta na natin yung kambing natin dito sa baba. Bisitahin natin. Pupunta lang tayo dito. Dadaan tayo dito sa may
mahiwagang pintuan. Hindi dito lang sa baba. Yan. Dito tayo sa ating pintuan. At bababa tayo dito sa ilog. Yan, bababa tayo dito sa ilog. Dito lang naman siya sa dito, sa taas lang na to. Dito ko lang siya linagay kasi nga malakas siyang sumiba eh. Masiba siya eh. Ayan o. Di dito na siya o. Ayan o. O diba? Ginagawa mo, umpeng. Ay, tagpe. Nabuhol ka ba tagpe? Hindi ka naman nabuhol, diba? O diba? Nalinisan niya na kaagad o. Ang bilis. Ang bilis niyang nalinisan. All clear kaagad. Talaga naman o. Masipag talaga to si umpeng. Or si umpeng. Bakit ba ako umpeng ng umpeng? Tagpe. Si papasto lang natin siya dito. Set up lang natin dito yung camera. Saan mo? Tagpe dito. Oh, tagpe. Dito. Dito, dito. Dito. Yan. Dito mo na to. Dito mo. Inimento mo na yan. So dito lang siya. Yan, dito lang tayo sa gilid ng bukid. Kasi may bunga pa yung palay dito. Ano na tayo ganyan? Kanti ka na kaagad. Kanti ka na kaagad sa pagkain. So yung mga ka-farming, ano, mabilis lang siyang kumain ng damo. Halimaw kasi siya sa damo, talaga. Kung mapapansin nyo ay malapit na rin itong anihin. So medyo makakabawas na tayo ng pagsasakapit. Kukulong lang natin yung tatlong bisero na dumalaga. At yung dalawa, yun naman yung ating papastol. Ito at saka yung isa. Huwag ka nang kumain. Titignan natin kung kumakain ba siya ng palay. Parang kumakain yata siya ng palay. Kung pagkakain ng palay, mapapagalitan tayo diyan. Pagkakumain ka ng palay. Ito yung kambing natin guys, yan. Nilagay natin sa gilid ng pilapil. Napakain natin siya dito sa gilid ng pilapil. Dito lang naman ito sa baba, mga ka-farming. Dito lang. Ayun lang yung kulungan ko. Ayun lang yung kulungan ko. Bababa ka lang dyan. Tapos dito na. So may counting space kasi dito na kung saan ay pwedeng kumain yung ating kambing. At yun natin ating ginawa. Napakain natin ng damo. Ngayong umaga. Kasi sa hapon, hindi pwedeng pakain sa hapon kasi mainit dito. Doon na pumupunta yung araw. Kaya sa umaga natin pinakain para hindi sila mabilad sa init. Ayan, tignan mo. Ayan. Kung kakain ng palay, papagalitan tayo pag kumain ka ng palay, anak. Yan lang po siya mga ka-farming. Samahan lang natin. Oh! Tignan natin kung kumakain siya ng palay. Ito ay nag-iingat akong matapakan mga ka-farming kasi pwede niya pa itong kainin bukas kaya hindi ko tinatapakan. Diba? Ganun lang mga ka-farming. May space naman dito na pwedeng pagpastulan kaya lang basa. At tatataniman pa naman ito ulit ng damo. Ay damo. At taniman pa ulit ng palay. Kaya ternaktor na. So ito talaga ang pag-asa natin, kailangan nating hintayin. Ito. Ito ang kailangan nating hintayin. Ito. Ito, malapit na to. So may nagagapas na dun, oh. Ginagapas na nila yung palay dun. So ito ang kailangan nating hintayin. Para lang sa ganun naman ay dito tayo magpastol. Ito.
Hindi ko alam kung isa second crop pa nila to. Mga ka-farming, ito po yung update dito sa buntis nating kambing na si Umpeng. Ayan, lakad-lakad lang si Umpeng. Ayan lang natin siyang lakad-lakad. Kumain ka ng kumain. Ayan po si ang Umpeng. Update po sa kambing natin na si Umpeng. Ganda sana nito kung may bulugan tayo na kan, ano, yung batik-batik din. Para dappled na dappled ang dating. Ayan na dappled o. Ayan po ang kambing natin na si Umpeng na malakas kumain. Ayan, kumain ka ng kumain yan sa pilapil. Ayan po. Ito po ay malapit ng mga anak. Sige, lakad-lakad lang siya. Ayan lang natin siyang maglakad-lakad. Titignan natin kung kumakain siya ng daw. Maganda sana ay ng palay. Maganda sana kung hindi siya kakain ng palay, nang sa ganun naman ay pwede nating iwan. Subukan natin na tignan kung kakain ba siya ng palay. Dito lang po ito sa baba natin, mga ka-farming. Busog na po siya agad. Tignan nyo naman kasi yung kinain niya din eh. Oh. Talagang sinimot-simot. Oh. Yan, oh. Putol-putol. Oh. Kaya pagka naani na ito ay siguradong malawak-lawak na ang kanyang pastulan. Lalabas natin ito at saka yung isa. Tapos pag nanganak na, sila naman ang ikukulong natin. At yung tatlo naman ang papakawalan natin. Ganun lang yun, mga ka-farming. Or baka naman yung tatlo na lang ang papakawalan natin, papastol, at ito yung ating kukulong. Kasi mga buntis na nga. Pero temporary, dito muna siya. Yan, hanggat may oras pa naman. Dito lang muna ang ating kambing. Gustong-gusto niya rin kumain. Hindi siya kumakain ng damo. Ay, ng palay. Or baka talagang nahihiya lang sa atin. Hindi natin sure. Ayan natin kung kakain siya ng palay. Saan mo? Yan lang mga ka-farming, gumala na yung ating kambing. Okay, gumala ka ng gumala dyan.